Sana naman, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Sa Pentecostes, sinundan ng mga pastor ng Espiritu Santo bilang tanda ng pagsisimula ng kanilang misyong ipahayag ang Ebanghelyo sa buong mundo. Ang pananatili ng Espiritu Santo ay nagpapatunay na una sa lahat ng misyon ay nagmumula sa Diyos at gawain ng Diyos. Ito ay walang iba kundi ang pagpapatuloy lamang ng mapagligtas na gawain ni Jesus sa kasalukuyan at sa darating pang mga panahon. Mga kapatid, aminin namin ang aming mga kasalukuyan tayo maging maramal sa pagliliwang ng banal na pag-ahay na nagbubulot ng kabatawaran ng kay kapatid. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kawaan kami. Kaya ka naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mong wagas. Kami ay namin at kahirapan ang iyong pagkiligtas. Awaan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ama namin makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan na pinahayag mo ngayon sa dakilang kamistaan. Gawin mo ang buong daigdig ay mamuskos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santo bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng mga tanan. Noong ang mabuting balita ay simulang mag-ipangarap sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Mukupong lahat para magpagpahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa magluwa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagtatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagbunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na pinaroroon nila. May nakita silang wari mga dinang apoy na lumapad sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong mula sa iba't ibang bansa na nanirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasalba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao na mangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katuturong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo mga taga-Parsia, mga taga-Media, mga taga-era, mga nananirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naaakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga panghangahanga gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Suboin buong panayong baguhin.
mula sa unang sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit di isa lamang ang Espiritu nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit di isa lamang ang Panginoon pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit di isa lamang ang Diyos na sumasala ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na masakal niya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binugo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Grigo, alipinan o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kanina sa pagmamahal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo din iyon ang mga lagagay ng kahatipon. Nakabinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan. Dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad ang makita ang Panginoon. Sinabi na naman sa ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinubuo ko ng Ama, kayo hindi naman sinusubo ko kayo. Pagkatapos ay hiningahan niya ang sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad niya ka. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo, pagsipuhon lang. Happy birthday po sa inyo lahat. So, ang Pentecostes, ito po ang ipinagdiriwang din natin ang kaarawan ng simbahan. Bahagi yun na kung saan ay ipinagdiriwang natin ngayon sa araw na ito ang pagsilang ng simbahan Katolika. Sa pamagitan ng pagkapadala ni Jesus ng Espiritu Santo upang siyang magbigay ng lakas at gabay sa pagkilos na ipagpatuloy ang misyon na ipinahayag niya sa atin. So nakita po natin ang nakaraang linggo. Umakyat si Jesus sa langit. Sabi niya, ba't ano umakyat si Jesus sa langit? Sabi niya, tapos lang kanyang trabaho. Ang trabaho niya ay magbigay ng kaligtasan sa sangkatauhan. So, sigurado na po yung kaligtasan sa sino mang sumasangkalataya kay Jesus. Pero para lubos natin pakinabangan, tayo nga naiwan dito sa lingling na ito, ay ipinadala niya ang Espiritu Santo. At ito yung panahon na nawa ay huwag natin kalimutan na siyang magiging pagpalatap ng simbahan. Ito yung lakas na siyang gagabay upang magkaroon ng kaganapan ang tubo ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga maliwanag na sinabi ni Jesus, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. So, ano ba yung inaibigay ng Espiritu Santo sa mga unang mga alagad at sa mga unang mga Kristiyano? Well, maliban po sa kaarawan ng simbahan na ipinagdiriwang natin, ito rin po yung bahagi na kung saan ay nagbibigay ng lakas upang nitip natin na isang katuparan ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga nakita po natin sa Ebanghelyo, ano sabi nga natin sa Ebanghelyo, nasa mga alagad na doon nagtatago. Nagtatago doon sa pinangyarihan ng huling hapunan. Bakit? Maliwanag po nakalagay sa banal na kasulatan sa Ebanghelyo ni San Juan dahil sa takot nila sa Hudyo. Dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Pero sa unang pagbasa, nakita po natin na nakita natin na nagpahayag yung mga apostol, lantaran na nagpapahayag ng mabuting balita
na naiintindihan ng marami yung tinatawag namin ngayong speaking in tongues. Naiintindihan nila yung sinasabi ng mga lakad. Bagamat isang salita lang yung kanilang kinagamit, naiintindihan siya ng ibang mga tao na may iba't-ibang wika. So, nakita po natin, nandoon yung lakas na dulot ng Espiritu Santo. Yung katatagan para ipagpatuloy yung misyon ni Jesus, yung tawag nga po natin, ay yung passion na dulot ng Espiritu Santo. Sa mga banal na kasulatan, may mga tawag natin ay may mga ipinahayag po yung mga banal na kasulatan, lalong-lalo na po yung mga kawan ng mga apostoles at yung sa sulat ni San Pablo, ano yung description nila sa mga taong pinupuspos ng Espiritu Santo ay yung babae, sa English way nakalagay ay women filled with a child, yung babaeng nagdadala ng tao sa gitna ng kanyang katuwaan. Yung binigyan din po ng pagkabay, billowing spirit, sorry, billowing sheep. Yung isang barko na talagang madatag na sumusulong. Pero meron din po mga paayaw yung iba, yung mga bystander. Yung sabi nila, yung description nila ng mga pinupuspos ng Espiritu Santo, yung kanilang less, kung tawagin na yung less poetic. Kasi yung mga bystander, ito yung nakikita nila. Yung mga hindi mananampalataya. Sabi nila nga, itadala yung mga pinupuspos ng Espiritu Santo, yung drama. Mga lasing sa Espiritu Santo. At nais ko rin pong i-pick up yung term na yun. Na tayo yung malasing sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Malasing tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sapagkat doon lamang natin may papahayag ang mabuting pagliligtas ng Diyos. Doon lamang natin may pagpapuloy yung misyon na ipinahiwatig sa atin ng Poong Ikapag. Kinakailangan malasing tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi malasing sa anak o sa anumang bagay na nakita natin sa building na ito. Ngunit ano, hayaan natin na sabi nga, to be driven by the power of the Holy Spirit. Bahagi yun akong saan ay makita po natin. Kaya, ito yung lakas na nakita natin sa mga unang mga apostoles. Kung bakit po handa sila magpahayag, mamatay, para maipakilala ang ating Panginoong Jesucristo at ang dulot niyang pagliligtas sa atin. At ito ay patuloy na ipinapahayag ng Poong Ikapag. So, paano pa marami? Sana po'y malasin tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo upang ipahayag ang kanyang mensahe. Mayroon pong dalawa na nawa ay mabigyan natin ng diin. Una ay yung pagpapatawad ng mga kasalanan. Sa Ebanghelyo, maliwanag po sinabi ni Jesus na, alin, na binigyan niya ng kapangyarihan ng kanyang mga lagad na magpatawad ng mga kasalanan, ang pinatawad na nila yung pinatawad na, ang hindi nila pinatawad ay hindi nga pinatawad. So, bagamat natuon yung kapangyarihan to forgive or not to forgive, but most of all, yung kapangyarihan na to forgive. Kasi, alam natin, sa pagkaunawa po ng mga
mga Hudyo sa lumang tipan, only God can put in. Only God can put in. Kaya nga po, nung narinig nila na si Jesus, sinagpapatawad ang mga kasalanan, may iskandalo yung mga Hudyo. Hindi, hindi ka pwede magpatawad, kaya ng Diyos lamang ang magpapatawad. Pero ngayon, makita po natin na sa pagdala ng Espiritu Santo, ay ano, maliwanag na binigyan ng kapangyarihan ni Jesus ang kanyang mga lagad na alit, magpatawad ng kasalanan. Katulad ng pagpapatawad ng pagkakasala ni Jesus sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Asan ako, no? Maging bahagi ko ito ng patuloy ng pagkilos. Lalo na ako ngayon. Sabi nga ako natin, para talaga tayo ay tunay na makakausok. Pagkilos to go forward. Lalo na patatapos ng eleksyon. Marami ang mga nasaktan. Maraming magkakaibigan na nagkasira gawa ng politika ay ano, hindi mo tayo makagagalaw para umuli sa muling pagkakaisa ng bayan kapag wala po yung pagkapatawad. Kahit na po sa loob ng simbahan, kapag wala yung pagkapatawad, kasi hindi yung isang signales ng mga pinupuspos ng Espiritu Santo, Father, mahirap magpatawad. Wala pa sa iyong Espiritu Santo. Ang pagnagbabasihan mo lamang ay ang Espiritu ng tao na mahirap magpatawad. Kaya napakahalaga po na matanggap natin ang Espiritu Santo. Napakahalaga. Upang muling makapagsimula ang buhay natin sa daigdig nito sa gitna ng mga kakulangan at kahinaan natin at ng mga tao na kasalimuha natin sa daigdig nito. Hindi tayo muling makapagsisimula ng walang kapatawaran. Lalo-lalo na ang mga relasyon na nasira, gawa ng mga pangyayari, katulad ng nangyari sa eleksyon. Kahit na ako sa mga mag-asawa, sa mga magulang at mga anak, anong mag-uri ng ugnayan ng tao sa daigdig na ito. Kaya napakalaga po, siguro sabihin na ito, napakahirap magpatawad. Kasi nga, bakit hindi ka pa pinabawaan ng Espiritu Santo? Kaya hilingin natin ang biyaya ng Espiritu Santo. Tauntusin po, hayaan niyo ang tawagin po ito yung una na forgiveness and kindness. Magpatawad at gumawa ng kabutihan sa kapwa. Ng magpahayag ng mabuting pagtingin sa kapwa. Pangalawa, ay yung sinasabi nga po natin ay yung thanksgiving o yung tinatawag po natin kawang gawa. Maging bahagi yun ang pagtukon na patuloy na ipinamamanin po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Patuloy na pagalaw. Kasi bahagi po ng taon na ito, the year of God's mercy, bilang pagpapahayag po ng extraordinary jubilee year na pinamamanin ng buong metapag, ay bahagi rin po nito ang tumulong sa mga nangangailangan. Tumulong sa mga nangangailangan. Lalo-lalo na po yung nangangailangan ng pagkalinga dahil sa kanilang kawalan ng katatayuan. Hindi lamang po kasi ito'y socially necessity. Sabi nga po,
bahagi yung sabihin social necessity kasi sangayon mo sa pagtikon ng lipunan, hindi ba pwede na pinababayaan mo yung mga walang-wala. Kung tawagin po natin yun, kuntusin kapag ang isang lipunan, pinababayaan mo yung mga kapatid mo na walang-wala, ay unti-unti mo raw pinapatay ang lipunan na kinabibilangan mo. Yan po ay kinukonsider ng lahat ng sociologists. Pero, hindi lamang yun. Ngunit bahagi yun na kung saan ay makita po natin na yung pagkapahayag na nais natin ibigay para tulungan yung higit na nakailangan ay isa bakit bakit. Kasi yun yung sa akin ay binibigay niyang ating Panginoon Jesucristo na nawa ay higit na makita ng tao. At nawa po ay malilipang yung bahagi ng ating patilis niya ay dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, bakit tumutulong sa kapwa mo? Ah, para ako iboto ng kapwa ko. Ah, hindi, politika yan. Bakit tumutulong sa kapwa mo? Ah, para may balik sa akin. Ah, hindi, negosyante ka. Bakit tumutulong sa kapwa mo? Kasi, yun ang turo ni Jesus. May kapalitan o wala. Kaya ako tumutulong sa kapwa ko. At kapag po yun ang ipahayag po natin, ay maging bahagi yun ang isang pagdugo na ipinamamahit natin, hayaan natin, mahirap pong tumulong nang walang balik. Sabi na natin, kasi hindi makatao yun. Makadiyos yun. Kaya mahirap yun, hindi naman tayo Diyos. Kaya anong kailangan natin? Kailangan natin ang biyaya ng Espiritu Santo. Higit natin magbigyan ng pagtugon ang nabanggit na pagkilos. Pero ngayon, sa karawan na ito ng simbahan, huwag natin kalimutan, yung ipinahayag ng Yesus, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ipinadala sa atin ang Espiritu Santo. Walang duda na pinadala sa atin ang Espiritu Santo. Ang tanong ay, tatanggap ba natin yung Espiritu Santo? Kung natanggap natin, madali na yung pagpatawa. Madali na yung tumulong. Bakit? Nasa atin yung Espiritu Santo. Kaya nga sa araw na ito, patuloy natin idulog sa harapan ng buong ni Kapag. Sabihin natin, halina, Espiritu Santo. Why? Ay, Paolo. Paolo, ano bang alam nyo? Tagalog o English? Halina Espiritu Santo o Kapol Espiritu? Anong alam mo? Kapol Espiritu o Halina Espiritu Santo? O Kapol Espiritu? Usama-sama po tayong tumayo. Matiligin namin sa harapan ng buong may kapag. Awitin natin, damdamin natin. Sabihin natin, halina, Espiritu Santo. Naway mapa sa atin ang Espiritu Santo. Awitin natin ang Come, Holy Spirit.
Manasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng mga itagpupa. Sumanasampalataya ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinamalangin sa Santo Maria Virgen. Ipinagbaba sa akin ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus ng mga dahil ng itim. Nanakot sa doon ng mga iwan. Na may katumala na buhay ng mabuli. Umakyat sa langit. Nabukulap sa kanan ng Diyos sa mga pangyayin sa langit. Doon magpukulat pa rin ito ang buhay sa mga buhay ng mga ganita. Sumala sa mga tayo ng mga Poncio Diyos sa Espiritu Santo. Sa wagay ng sumpahan ng kapulitan, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga sa pagkabuli ng kalimu ng mga at sa buhay ng kapulitan. Sa pagkakiyat ni Kristo sa muling, na muling na buhay, sa kaluratian ng Ama, ipinadala ng banal ng Espiritu upang laging maging gabay at buong buong simpahan, buong puso ngayong manalangin ng Ama, upang pagkalooban niyo tayo ng Espiritu Santo. Panginoon, patnubayan mo kami ng iyong Espiritu. Panginoon, patnubayan mo kami ng iyong Espiritu. Lawal. Pagkalooban ng lakas ng katawan, liwanag ng karunungan at alam ng paglilingkod ang aming Santo Papa, mga obispo, mga pare at mga dayakono sa pagsikap nilang tugtin ang misyon ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami ng iyong Espiritu. Naway. Nawahin, ipuhin ang banal na Espiritu ang puso ng mga namumuno sa mga bansa para magkaisa at isulong nila ang pandaigdigan, kapayapaan at pagkakasundo ng mga bansa. Manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami ng iyong Espiritu. Nawahin, tanggapin ng mamamayang Pilipino ang mga kaloob ng Espiritu at sa gayon ay magkaisa ang lahat at magtulungan para sa pagsusulong sa ating sariling bayan.